Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Natatanging panalangin para sa lahat ng mga nagtatrabaho at may kaugnayan sa social media. Ngayon ay pinagdiriwang ang 57th pandaigdigang araw ng panlipo ng komunikasyon. Ipanalangin natin na silang lahat ay makapagbalita ng ayon sa tama, ng ayon sa katotohanan. Gayun din naman, ipanalangin natin ang ating mga intensyon at kasama dito ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo't higit ang kaluluwa ni Vincent. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Salubay kapayapaan sa mga taong pinalulugka niya. Pinupuri kamanapin narangal kalanan at sinasama kasanapin pinagwalin. Thank you.
ka, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kaniyang hinirang. Pagkatapos ng kaniyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa, kaniyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbiniyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibiniyagan kayo ng Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatag na ba sa inyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kaniya at natatakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuo. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo
at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon nga pong linggong ito ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay at paninirahang kasama pa ng mga alagad upang ituro pa ang ilang mga bagay, dumating ang pagkakataong kailangan na niyang umalis. Ito'y upang maipadala niya ang isa pang patnubay. Yun ang ipagdiriwang naman natin sa susunod na linggo, ang pagpanaog naman ng Espiritu Santo. At marapat mga minamahal na ngayong linggong ito ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, pagnilayan natin ang tungkol sa langit. Kayo po ba'y gustong makarating sa langit? Gusto niyo hong makarating sa langit? Gising kayo, baka pag-gising niyo ay langit na. Gusto niyo makarating sa langit? O gusto niyo ngayon na? O ayaw niyo pa? Ay gusto niyo makarating sa langit eh. Yan ang hirap sa atin, mga minamahal. Gusto nating makarating doon, pero wag muna. Diga? Ang langit, mga minamahal, sabi ng Aral Batanggenyo, number 723, ay hindi lamang isang lugar. Ang langit at langit na rin ang puso ng sinumang pinamamahaya ng Diyos. Kaya sa isang tuwirang pagninilay, ang langit ay kung nasaan ang Diyos. Totoo naman po iyon. At kalimitan kapag sinabing langit, lagi tayo nasa taas. Alam po ba niyo yung nung bata ako may larong ganoon eh, yung langit, lupa, impyerno. Impyerno. Alam niyo yon? Yun ho ay laro, pero napakagandang pagpapaliwanag. Kung ikaw ay taya, kailangan mong tayain yung mga wala sa mas mataas na lugar. Dahil kapag ka nasa mataas na lugar ang iyong kalaro, hindi mo pwedeng tayain dahil yun ay langit. Tama rin naman. Sa ating pananampalataya, tulad ng sinasabi ng unang pagbasa, ang langit katulad kung paanong sila'y nakatingala at tinitingnan ang pag-akyat ni Jesus nasa taas. Eh pero sabi nga ninyo, gusto nyong makarating doon, pero wag muna ngayon. Eh paano yon? Gawa natin ang paraan. Sapagkat mga minamahal, ang langit hindi lamang iyon. Maging ang karanasan mo ngayon sa lupa ay pwedeng maging karanasan ng langit. Paano po iyon, Father? Kung ang langit o kung sa langit naroon ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, ang langit ay kung nasaan ang pag-ibig. Kaya ang sunod na tanong ko sa inyo, gusto niyong makarating sa langit? Marunong ba kayong umibig? Yan, kanya-kanya na kayo ng lingunan, ano, kanya-kanya kayo ng tungo. Bakit? Ang iniisip kasi natin sa pag-ibig, laging masaya lamang. Hindi ho totoong ang pag-ibig ay laging masaya. Huwag kayong maniniwala doon. Dahil minsan ang mukha ng pag-ibig, umiiyak. Minsan ang pag-ibig, nalulungkot. Maraming pagkakataon ng pag-ibig, napapagod. May mga pagkakataon ng pag-ibig, gusto nang sumuko. Pero lahat ng iyan ay mukha ng pag-ibig. Tingnan ninyo kayo, kayong mga nanay at tatay. Lalo na kung hindi nyo alam ang pagkukunan ng inyong pambayad sa utang bukas. Tanyo mamayang gabi, mapapaiyak na lamang kayo pag kayo na lamang ang gising. Pero yun ang pag-ibig. Kaya pwede mong gawin dito pa lamang sa lupa, langit na.
kung pananatilihin mong may pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Kayo na mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, yung hirap na kayo, hindi pa kayo napapasalamatan, napakaligalig pa ng inyong inaalagaan, sa gabi kayo gusto ng sumuko, pero kinabukasan, mag-aalaga pa rin kayo. Yun ang pag-ibig. At yun ang langit. Kayo, mga magulang, pasaway ang inyong mga anak. Umaga na kong umuwi. Lasing pa ang inyong asawa. Tapos kayo trabaho. Pagod na kayo. Pero kinabukasan, magtatrabaho uli kayo. Yun ang pag-ibig. At yun ay langit. O, kayong mga naglilingkod dito, yung ating mga kolektor, itong ating mga lektor dito, wala namang kinikita ang mga yan dito. Lugi pa ang marami sa mga yan, namamasahe, tas mamumura pa ng pare. Pero bakit patuloy na maglilingkod? Yun ang pag-ibig, at yun ay langit. Maging ang pagkakaupo natin ngayon sa misang ito, ay pwedeng maging karanasan ng langit. Tingnan ninyo ang inyong ipinagtitiis, napakainit. Pero bakit kayo patuloy na naririto at nagdadasal? Yan po'y pag-ibig sa Diyos at yan ang karanasan ng langit. Kaya hindi na natin kailangang intayin pang dumating doon. Dito pa lamang, praktisin na ninyo ang buhay sa langit. Ang masama at ang problema natin, malimit na pinapraktis natin, hindi yung buhay sa langit. Yung buhay sa impyerno ang pinapraktis natin. Taray na taray ninyo. Galit kayo lagi. Kayo ay lagi nang nakikipagchismisan. Anong praktis yan? Diga? Sa palagay ninyo ay sa langit magchichismisan lamang tayo? Hindi. Mahirap po iyon, mga minamahal. Totoo iyon. Pero ang paalaala sa atin ng pag-akyat ni Jesus sa langit, habang umaasa kang makararating doon, ngayon pa lamang, praktisin mo na. Ay di magmahal kayo ng labis, umunawa, paulit-ulit na magpatawad, magsakripisyo. Padre, kahirap noon eh. Abay, mahirap po iyon. Sadyang mahirap pumasok sa langit. Pero kung dito pa lamang, sanay ka na sa pagpapaubaya, sa pagsasakripisyo, sa pagmamahal, madali ka lalong makakapasok sa sadyang lugar kung nasaan ang Diyos, kung nasaan ang pag-ibig. Yun ang una. Ang langit ay kung nasaan ang Diyos ay pag-ibig, ang langit ay kung nasaan ang pag-ibig, at kahit dito pa sa lupa, pwede nang gawing langit. Anong hamon sa atin? Kung paanong gagawin nating langit ang lupang ito, yun yung paalaala. Ngayon po ay 57 pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng panlipunang komunikasyon, social communications. At taon-taon naglalabas ang Santo Papa ng kanyang mensahe. Anong sabi niya ngayon sa mensahe ngayon taong ito? Ang sabi ng Santo Papa, tayong lahat sa ating pakikinig, pagsasalita at pagpapahayag ay dapat laging may puso. At sa puso nagmumula ang pag-ibig. Ibig sabihin, kung gusto mong gawing langit ang lupang ito, sa lahat ng pagkakataon, pamayanihan ka dapat ng pag-ibig. Padre, kahirap ka pong pamayanihan ng pag-ibig habang ako'y nagdurusa sa aking sakit at problema. Yan po'y mga pagkakataon para palalimin ang iyong pag-ibig. Lagi ko nga sabi sa inyo, ipagpasalamat ninyo ang inyong mga pasaway na anak. Ipagpasalamat ninyo ang inyong mga chismosang kapitbahay. Dahil yung mga yan ang tatanong at huhusga upang inyong malaman kung hanggang saan ang inyong pasensya. Yan ay mga tulong para lumago sa pag-ibig. Ang mga problema, ang mga pinagdadaanan, ang sakit, lahat ng ito ay daan upang palalimin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa mga taong nag-aalaga sa atin. Kaya naman, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay,
pwedeng maging karanasan ng langit para pagdating natin doon, nakahanda na tayo. Alam na natin kung paano magmahal. Alam na natin kung paano umunawa. Alam na natin kung paano magsakripisyo. Ang mga bagay na ito ang gawain doon sa lugar kung saan talagang naroroon ang Diyos, ang langit. Kaya naman sa banal na misang ito, hilingin po natin kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Siya ang mukha ng Diyos dito sa langit, dito sa lupa. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang mapagmahal at mapagtiwalang puso upang matuto akong magsakripisyo, upang matuto akong magpatawad at umunawa. Nang sa gayon, dito pa lamang sa lupa, mapaghandaan ko na ang langit at sa lahat ng aking ginagawa, ang lupang ito ay gawin kong karanasan ng langit. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ang pag-akyat ng Panginoon, hindi lamang ang kanyang kaluwalhatian sa langit, kundi pati na rin ang ating tungkuling maging tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita sa ating lipunan. Batid ang ating mga kahinaan, manalangin tayo sa Panginoon at ating sabihin, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa buong simbahan, maihatid ni Yanawa ang ilaw ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa at kultura sa pamamagitan ng malikhaing paggamit ng mga komunikasyong panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual, magpatuloy nawa silang maging mabuting halimbawa sa pagtataguyod ng kabihasnan ng pagmamahal at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng nahuhumaling sa kamunduhan at nakakalimot sa makalangit na pagpapahalaga, nawa maganyak sila ng ating mabuting halimbawa upang maitaas nila ang kanilang mithiin. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng umabot na sa sukdulan ng pagkapariwara, nawa magbalik loob na sila at magpunyagi sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa lahat ng may kinalaman sa mga komunikasyong panlipunan, lagi nawa nilang alalahanin ang dakila nilang pananagutang magtampok ng mga tunay na pagpapahalaga at magpairal ng pagkakabuklod ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Para sa mga naglilingkod sa media, mabisa nawa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng katotohanan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal. Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga pagsisikap ng iyong simbahan na ihatid ang iyong mabuting balita sa mga bansa.
Sa pamamagitan ng mga komunikasyong panlipunan, hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Vincent na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Pagpapamahal, naroon ang Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon na sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Ikatlo, mga kapiyo, palagi po natin sanang tatandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Kaya naman mangyaring sa inyong pagbisita dito, sundin ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito po'y tanda ng ating pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Hindi po ito lugar pasyalan. Ito po'y lugar kung saan tayo dadalangin. Kaya dapat ang kasuotan ay tama at angkop sa ating pagdiriwang. Ikaapat, ipinagbibigay alam na tayo ay one way ngayong maghapon simula highway papasok dito sa Dambana. Salamat po sa inyong pangunawa at ipinagbibigay alam din na mayroon tayo mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makapasok sa ating main arch entrance, nandito po sa bandang likuran iyon, upang makita nyo ang mga free parking at nang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Kayun din mga kapiyo, ang Osteria ay isang lugar dito sa pambansang Dambana na sa Parking B. Ito po ay maaari nating puntahan at kainan, lalo na ng mga bumibisita dito, lalo tigit ng ating mga pilgrims. Ito po itinayo natin bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP bilang isang requirement, isa sa mga requirements bilang National Shrine. Kaugnay nito, mahigpit nating ipinatutupad ang ating panawagang Kleigo, clean as you go, upang mamatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria, pakitapon sa basurahan ang inyong mga basura. Ikalima, bahagi pa rin ang ating pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio. Sa May 24, tayo magkakaroon ng Operation Pagbibinata, libreng laser tuli, para po sa mga kabataang lalaki na makapagpapalista sa unang 100, ito'y alas 7 hanggang alauna ng hapon, kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina. At bukas naman ay sisimulan ang ating 3 araw na paghahanda para sa kaarawan ni Padre Pio. Ito'y sa mga misa tuwing alas 5 ng hapon. Kayo po ay inaanyayahang magpamisa at makiisa sa mga pagdiriwang.
Ganun din, ika-anim sa Martes, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Meron tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9:00 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa 5:00 ng hapon, pangungunahan ng 2 sa ating mga bagong batang pari dito sa Arsidiocese. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Gayun din, sa Webes, May 25, ang mismong kaarawan ni Padre Pio, meron po tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9:00 ng umaga. Ito ay pangungunahan ng Obispo ng Diocese ng Malolos, Bulacan, ang Lubhang Kagalang-galang Dennis Villarrojo. At sa hapon, may misang pasasalamat sa 5:00 ng hapon. Pangungunahan naman ito ng katulong na Obispo ng Antipolo, si Bishop Noli Buco. Isusunod po doon ang ating Carafol program sa 7:30 ng gabi sa May 25. Ito'y tulong natin sa ating mga kabataang nag-aaral ng mga scholars. Sa halagang 500, mananalo ka na, makakatulong ka pa. Panoorin po natin ito. Labol pa po tayong ticket sa paligid ng simbahan pagkatapos ng misa. Ang ating susunod na misa, mamayang 2:00 ng hapon, sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko at rektor, kami nagpapasalamat, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at gawing langit ang buhay dito sa lupa. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ang magyat sa